Yo, what's up sa inyo lahat? WB Mula ito. Ang tayo ngayon dito sa ating video reaction at sa ating news reaction. Na kung sana andito tayo sa PHTV, subscribe kayo dyan mga kabalits. At ito nga mga kabalits, China na paatras na lang US Navy aircraft carrier dumaan malapit sa mga artificial island ng China. At yun, paalala lamang, ito yung reaction video lamang. Anong sumasalaraon dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Iniulat na hinuli umano ng Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel na illegal na nangingisda malapit sa isla ng Tawi-Tawi noong nakarang araw at sinabi na agad umanong inaresto ng otoridad ang mga Chinese. Sinabi ng Coast Guard sa pahayag nito na inaresto umano nila ang mahigit sa 10 Chinese na tripulante at kinumpiska na nasabing serbisyo ang kanilang barko dahil sa illegal na pangingisda sa karagatan ng Pilipinas. Sinabi din ng Coast Guard na posibleng ilang araw nang nangingisda ang mga Chinese malapit sa Tawi-Tawi at hindi umano kaagad ito na isumbong sa otoridad kaya hindi kaagad nila napigilan at nahuli ang mga ito. Nagpahayag naman ng babala ang Coast Guard sa mga banyagang mangingisda na ilegal na pumapasok sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at sinabi na hindi sila magdadalawang isip na ipatupad ang mga batas ng bansa. Yan nga mga kabalits natin, no, nararapat lamang na talagang hulihin ang mga Coast Guard itong mga illegal Chinese fishing vessel dito nga no. Unaya, nangingisda nga malapit no sa ating teritoryo o dyan nga no sa Tawi-Tawi. Kung saan umano itong mga checkwang to inaresto nga no ng mga otoridad na nararapat lamang na gawin ito dahil nga sa pang-aabuso o tila nga ba pagkuha at hindi nga pagpapaalam nga no na pangingisda dito nga sa bahagi ng mga teritoryo nga balak nga tuluyang pasukin ng mga checkwang to sa parte pa mismo ng Tawi-Tawi. Na ito nga hinarang ng mga Coast Guard nga na talaga nga ilang araw na umano ito nga nakahimpil o ginagawa yung mga gantong aktibidad. Mabuti na lamang at nasasawata yung mga gantong hakbangin o talaga mga pang-uumit o pagkuha nga ng ating likas na yaman dito nga no, sa parte ng ating nga, mga soberanya o teritoryo. Na tama lang itong mga dinaranas ng mga checkwang to na hulihin at panagutin sa kanila nga maaring mga ginagawang hindi tama no, sa karagatan natin. Na dyan nga nilalapastangan lamang no, yung karagatan natin na may mga ginagawang hindi angkop o hindi tama sa teritoryo nga binabalak nga na talagang pagkutaan o pagkunan nga ng mga likasyaman, ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to. At yun, tuloy pa natin. Ito ay matapos iniulat na matagumpay na nakapaghatid ang isang Philippine Patrol Vessel na BRP Francisco Daguhoy ng tulong sa mga mangingisda sa Pag-asa Island at ito umano ang unang pagkakataon na tumungo ang nasabing patrol vessel sa Pag-asa upang magbigay ng libreng fishing equipment tulad ng mga motor bangka. Inorganisa ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang nasabing biyahe upang maghatid ng mga post-harvest na kagamitan at fishing boats na nagkakahalaga ng 5 milyong piso para sa mga mangingisda sa Pag-asa Island. Habang naglalayag ang BRP Francisco Daguhoy kasama ang isang barko ng Philippine Navy, nakita ng mga tripulante nito ang 8 barko na mula sa hindi pa kilalang bansa ang nakaposisyon umano malapit sa Pag-asa Island. Sinabi ni Lieutenant Commander Mark Andreas, ang kapitan ng BRP Francisco Daguhoy, na siya at ang kanyang mga crew ay hindi umano nakatanggap ng anumang radio challenge sa loob ng 24 na oras na paglalayag nito mula sa Puerto Princesa, Palawan. Sinabi rin sa report na wala umano mga Chinese Coast Guard vessel sa lugar at ang tanging hamon na nakaharap ng BRP Francisco Daguhoy ay ang malalaking alon na umabot umano ng hanggang 2 metro. Sinabi naman ng commanding officer ng BRP Francisco Daguhoy
na naranasan niya noon ang pagiging agresibo ng Chinese Coast Guard, kabilang ang pagbuntot nito sa kanilang barko at mga radio challenge na nag-uutos sa kanila na umalis sa West Philippine Sea. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Wang Wenbin sa isang press briefing sa Beijing na illegal umanong pumasok ang mga patrol vessel ng Philippine Coast Guard sa maritime territory ng kanilang bansa, partikular na sa Rinnai Reef o kilala bilang Ayungin Shoal sa Pilipinas. Iginit ni Wang ng Rinnai Reef o Ayungin Shoal ay bahagi ng Nansha Islands ng China. Sinabi rin niya na alinsunod sa batas, ang Chinese Coast Guard ay nagsagawa ng law enforcement activity upang protektahan ang soberanya at maritime order sa lugar. Naglabas ng pahayag si Wang bilang tugon sa ulat ng Philippine Coast Guard ng dalawang patrol vessel nito ay illegal na hinarang ng isang barko ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea na kung saan inilarawan ang naging aksyon bilang lubhang mapanganib. Ayon sa report ng PCG, dalawang Chinese Coast Guard vessel, anim na Chinese militia vessel at isang People's Liberation Army Navy ship ang nangharas sa dalawang Coast Guard vessel nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi rin umano ni Wang Wenbin na dapat nang umalis ang mga Philippine troops na nakaistasyon sa Ayungin Shoal dahil wala umanong karapatan ang sandatahang lakas ng Pilipinas na manatili sa nasabing lugar. Agad namang binatikos ng Japanese Ambassador to the Philippines na si Kushikawa Kazuhiko ang ginawang agresibong aksyon ng China sa South China Sea dahil sinuway umano ng komunistang bansa ang naging ruling ng Permanent Court of Arbitration at magriresulta umano ito sa pagkasira ng kapayapaan sa rehiyon. Naglabas ng pahayag si Kushikawa matapos iniulat ng Philippine Coast Guard na nagsagawa ng isang mapanganib na maneuver ang dalawang barko ng Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas na tumulong sa isang ginawang resupply mission ng sandatahang lakas sa Ayungin Shoal. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ng BRP Malabrigo at BRP Malapascua ay patungo sana sa Ayungin Shoal nang bigla umanong lumapit ang mga barko ng CCG kaya napilitan ang mga Philippine vessel na huminto upang maiwasan isang banggaan. Ngunit sa kabila ng ginawang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard, sinabi ni Tariela na matagumpay pa rin natapos ng Philippine Coast Guard ang misyon nito at ang kanilang mga barko ay ligtas na nakabalik sa kanilang regular na pagpapatrolya. Noong 2016, pinawalang bisa ng International Arbitral Court sa The Hague ang maritime claim ng China sa South China Sea. Agad namang kinontra at ikinagalit ito ng Beijing na kung saan tumanggi ang Chinese government na lumahok sa nasabing arbitration case. Yan nga mga kabalits natin, no, yung mga ilang mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dyan. Na kung saan yung paghuli nga dito nga, no, sa mga Chinese fishing vessel ng Coast Guard nga na malapit nga umano nga nangingisda dito nga, no, sa Tawi-Tawi, na kung saan itong mga checkwang to ay patuloy sa patuloy nga na talagang nais makaisa o talagang nais na maumitan nga
Siyempre yung ating mga karagatan nito nga mga checkpoint to na nararapat lamang nahulihin at tuluyan niyang hindi hayaan no, na tayo ay makuna no, talaga makuhaan ng ating mga likas yaman dahil itong mga checkpoint to ay patuloy nga na gumagawa ng hindi tamang tugon. Yung kalapastanganan dito nga no, sa karagatan na patuloy at patuloy sa mga hindi magandang plano lalong-lalo na itong mga checkpoint to na gumagawa nga ng talagang nang hindi angkop nga no, sa kanilang ginagawang mga pangingisda kabilang na yung mga sinisirang mga corals dito no na ito nga ang dapat mabantayan no sa bahagi ng mga teritoryo nga pinaplano nga pagkuna no talaga nga paghulihan ng mga ating likas yaman itong mga dipungal na dipunggol ng mga checkpoint to na ngayon nga sinasawata at tuluyang hinuhuli itong mga dipungal na to na nararapat lamang ito sa mga checkpoint to na nang uumit o talagang kumukuha ng ating likas yaman nga no at diyan pa ngayon patuloy na talagang isinasagawa din ng mga checkpoint to ng mga pangaharas at mga pambubuli at hindi tamang tugon no, sa ating mga hukbo o sa ating hanay. Na paulit-ulit na lamang itong mga nagiging hakbang ng mga checkpoint to na dapat nang mabigyang tugon o mabigyang hakbang ito. No, yung talagang yung mga pangaharas at mga pangaharang na natatamo natin sa mga hinayupak, madipungal na dipunggol ng mga checkpoint to na dito nga ay talagang patigasan na lang at patibayan na lang dito sa bahagi ng soberanyang nais kubkubin o kunin nga ng mga checkpoint na hindi nga magpapatinag o hindi nga talaga tuluyang luluhod o yuyuko itong ating bansa laban sa mga checkpoint to na patuloy at patuloy nating igigiit o talagang ipapakita sa mga checkpoint to lahat ng ating hakbangin o lahat nga ay ating gagawin o wag lamang magtagumpay o maharang lamang natin yung mga nais at talagang gusto ng mga checkpoint to na tuluyang makamit at masamsam at mapasakan nila itong buong West Philippine Sea na hindi nga natin hinahayaan na makuha ni Katiting ng teritoryo natin. At patuloy na hinaharap ng ating matitikas at talagang determinadong mga tagapagbantay dito no, sa West Philippine Sea na huwag nang hayaan tuluyang makunan pa tayo o maisahan pa tayo ng mga hinayupak at dipungal na dipunggol ng mga checkpoint to na tuluyang tayo ang talagang mautakan. Dapat tayo ang makautak sa mga dipungal na to no, at hindi nga tuluyang magtagumpay sa binabalak at hakbang nila dito sa parte ng ating teritoryo o soberanya nga. No. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!